sa inyong lahat. Andito tayo ngayon sa farm ni Ate Shina. Titingnan natin kung anong mga tanim niya dito. Wait lang, ipapakita namin kung anong mga magandang tanim. Meron ditong mga halaman na karaniwan nakikita naman sa ibang mga taniman. Pero papasok tayo ngayon sa... 2, 3, go! Sige na! Sa garden! Garden ng damuhan! Ito ngayon si Ate Shina at si Kuya Rinjan. Mayroon na silang kapatid. Nakikita nyo ba ito? Magandang bulaklak. Parang si Ate. Alam nyo ba kung ano yan? Bulaklak ng dragon fruit. Nakikita nyo ba ang bulaklak ng dragon fruit? Ang bunga niya. Hilaw pa. Mag-aantay pa tayo ng ilang panahon para mahinog yan. Masarap yan kainin. Masustansya. Char. Titingnan natin ngayon ang dragon fruit na tanim nila. Namumulaklak pa lang. Hindi ko rin alam kung kailan ito mahihinog. Pag mahinog na to, pupunta kami dito para kakain ng bunga. Mamimitas lang. Dragon fruit. Dragon fruit. Maraming puno. Hindi ko alam kung ilang puno ito. Punta tayo dun sa bulaklak. May bulaklak pala. May bulaklak pa pala. Punta tayo dun. Meron akong tour guide dito. Si Ate Shina. Eto, namumulaklak pa lang ang iba. Pero, tingnan nyo. Hindi ko alam kung kailan to magiging... Hindi ko alam kung bunga na to. Ay, sorry, natanggal. May mga puno na... May mga puno na maraming bunga. Isang poste pala poste. Isang poste na ilan ang bunga ng isang dragon fruit. Bibilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Ano yung sunod sampu? 11, 12, 13, 14. Wala na! Kung gusto niyong mamili, mga siguro mga by 2 weeks or 3 weeks, mga isang buwan pa, makakaanin na tayo nito ng maraming bunga. Contact lang sa naghahalamanan nito para makabili ng mura.